another episode of Vlog Cam. Ako si Camille. Ako si Camille. Tagalog. At saka siya, si Bebe Girl. Today, bali ano siya, isa sa mga favorite cuisines ko kasi Japanese cuisine. Alam niya yan. Palagi talaga. Oo, favorite namin pareho pala. So, today, we're gonna dedicate this episode for the Japanese ones. Hindi, ano, magluto kami ng Japanese dish. Parang three-course Japanese dish. Ano, yung appetizer namin is Kani Salad. Simple lang, pwede niya gawin sa bahay. Yung second one is California Maki. Para ma-utilize natin yung mga ingredients ng California, ng Kani Salad. At saka yung main dish natin, which is Gyudon. Yan. So, si Bebe Girl ang magde-demo on how to cook yung gyudon. Approximately 300 to 350 grams of sukiyaki beef. Tapos a-add niya na din ng sugar. Yeah. Ako kasi hindi ako masyadong mahilig sa medyo crunchy na on. Mas gusto ko talaga yung pang-wilted na sa or caramelized. Iba yung flavor pag caramelized ng Pero dahil lulutuin pa naman siya tapos may sugar, okay lang yun. Kahit na not so much. Nakakagutom. Ang sarap niya sa mainit na kanin. No, direct. Ayan na. So, ayan, very minimal na lang. Konting heat na lang. Ito. Ayan. Pagkatapos, itatop na namin siya sa kanin agad. Hindi, mayroong iba-ibang version yung gyudon. Pero, depende kasi kung saan ka kakain. Yung kami kasi ang gagawin namin, magta-top kami ng egg yolk. Ito pala. Magta-top kami ng egg yolk. Magta-top kami ng egg yolk. Tapos, yung hahaluin mo siya together with yung richness ng yolk. Pero mayroong mga iba na ginagawa nilang scrambled. Yung itlog, pagkatapos, sinasama nila sa luto. Pwede rin yun, guys. So, kung ano talaga yung preference nyo eh. Pwede nyo mag-explore. Kung gusto nyo quail egg, isa-ni side up nyo, tapos lagay nyo sa iba, pwede din. Diba? Kung meron kayo ostrich egg, kukunin nyo yung yolk. Ayan. So, ilalagay nyo na ron nga ang mirin. Then, ang sake. Then, yung toyo. Isang assistant si Kiamoy, i-research niya kung ano ang pwedeng alternative sa mirin at saka sake. At sasabihin niya sa atin in a bit. Kasi yes. Ititigil niya yung call of duty niya para mag-research. Yes, just a second please. Ayan. So actually, super saglit lang. Super fast lang to na na dish. Kaya kung gutom na talaga kayo, pwedeng niyo siyang gawin. Ilang measurements niyan?
Ah, so ang measurement nito, ito nag-measure na ito. Lahat 2 tablespoons. Ito lang ang 1. Okay. So 2 tablespoons ng mirin, 2 tablespoons ng sake, tsaka 1 tablespoon ng soy sauce. Tapos, so kung may 2 teaspoons. 2 teaspoons ng sugar. Sugar? Sugar. Sugar? Mm-hmm. 2 teaspoons ng sugar. So kung wala kayong measuring cup or measuring spoons, pero meron kayong weighing scale, ang approximate, if I'm not mistaken, ang one tablespoon is 15 grams or 15 ml. So convert na lang. So kung 2 tablespoons, magiging 30 siya. At ang favorite part ng kainom to, ay nakainom ng episode na to, ay ang pagtikim. Kung sorry, readily available lahat ng gamit dito sa ano, kusina. Tikam po lang mirin. Sugar na pinutin ko. Kung wala raw kayong mirin, guys, sugar and water. Konting, ano? Sugar na may konting water. Okay. So, almost equal parts siguro yun. Parang mo naman para sa ito. Ano ko pa rin talaga. Sarap, guys. May digdid ako sa hot food, eh. Kaya ng powers ko. Okay. Ang sarap! Ba't yun lang natin dagay naman? Okay. Okay na siya, guys. Luto na siya. So, ngayon, dahil ready kami, may bowl na kami ng kanin dito. So, itatap na natin siya. Ang sarap ka sa aming sauce. Oo, chill ka lang, chill. Dahil malakas po ako sa ulam, sorry. Yan. Tapos, lagyan natin ang toppings na Tapos, lagyan natin ang kanting sauce. Ayan, nalaman si Papa siya. Yo. Dahil sa beef. Dahil dun sa fat pan. Tapos, lagyan na natin yung sana hindi siya mabasag. And then garnish with. Ano lang talaga yan eh. Pangkulay lang, guys. So here you go. Our beef gyudon. I hope na-inspire kayo gumawa ng sarili niyong version of yung beef gyudon. Meron pa kaming dalawa pang ang ipapakitang kasama nitong dish na to. So stay tuned. Hi everyone! So this is the continuation of our Japanese-inspired dishes. Yay! Episode. So ngayon, ituturo sa atin ni ating Chef Kiamoy kung paano gagawa ng California Maki. Specifically, itong gagawin namin California Maki just because yes. It's my favorite. Oh, favorite niya. So walang mag-re-act. Guys, please huwag niyo na ako laitin kasi hindi ko ito specialty. So sorry na. Hindi kami super galing ah. Nagmamarunong lang kami. Kasi wala lang eh. Oo. Ako lang yung may idea gumawa nito nung panahon na to. Kaya, okay. Tsaka nag-try siya maggawa ng iba-ibang shapes, guys. Yeah! Nag-try! Ito na. Yes. Panalo naman sa labas. Oo. Yun. So, ito try natin siya. I-recreate. Yes. So, ang mga ingredients na kailangan natin ay? Rice. So, actually, it doesn't have to be Japanese. If you want to be traditional, sige, Japanese rice ang bilhin nyo. But, pero kahit anong available niyo sa bahay, yes. Lutuin niyo lang siya ng medyo malata. Malata ng very light. Yes. Tapos, lagyan niyo ng vinegar. Merong mga sushi vinegar, but kami, since ang available sa amin is white wine vinegar. White wine vinegar. Yun yung ginamit namin. Pero pwede kayo mag-local regular vinegar. Super, kahit anong meron kayo dyan. Push. Yes. Kung ayaw niyo naman yung maasim na lasa, huwag kayo maglagay. Pwede basta naman. Kahit rice lang. Pwede nyo omit. Basta hindi siya sobrang maasim, kumbaga may konting hint lang siya ng iba. Yeah.
Ganon. Ako pa minsan, naglalagay ako ng sesame oil kasi uh-oh, favorite ko siya. Yes. Diba, ang dami kong favorite? O, maka siyang favorite ko. Tapos, wasabi ang favorite namin. Wasabi, favorite nila. Ko pala. Nila. Gusto ko, pag gumagawa ako ng something na nirorolyo, like ganyan. Nirorolyo. Gusto ko may ganito sa loob. Omelette, may wasabi. Pero, hindi naman kailangan madami kasi I know, ano to, acquired taste. Either yes, you like it or not. So, yun. Tapos, ang main components. Yan yung super basic. Yes. Na. Cucumber, tapos Kani, you know, imitation Kani. But you can get oh, the... Oh, hindi imitation yan. But you... Na-joke lang. But you can get the real thing. Yung tipo talagang crab meat. Oo. You can also get that. Tapos, mangyaw. Tapos, nori. Nori wrap. Na pinapapak namin. Oo. Kahit ganito siya. Oo. Yun, so ito. Hindi pwedeng wala yan. Kung gusto nyo gumawa ng mini, meron akong, meron isang time na gumawa kami ng kimbap. Ano siya? Yung maliit na nori wrapper. Yung season. Oo, yung may salted, ganyan-ganyan. You can get that pwede in your Asian stores. So, kung ano yung available na makuha niya? Go. At ito! Ang pinaka-importanting, pinaka-mahirap hanapin ingredient sa lahat. Inabot kami na 3 days kakahanap nito. Grabe. Kasi, saan kaming lugar pumunta? Hindi nyo yun kasi uso na yung ano, yung baked sushi. Oo. Grabe, inubos nila yung tubi ko. Oo. So, ito medyo upscale kasi it's red, not the usual orange. Oo. So, ito siya. Dala namin substance. Oo. Red lumpfish. Roe. Yun. So, ano siya, egg ng lumpfish. Yeah. Pero kung anong meron sa inyo, like caviar or something, kung gusto nyo gamitin kung mayaman kayo, yun. Kahit ano, kung yung pwede rin yung, pwede rin yung regular na tubiko, yung color orange. Tapos kung yung roe nyo, kasi nalaki ng sago or ng pang-milk, kayo bahala. So kung ano meron kayo. Okay, so ayun. Ito na. So, first things first, actually, yung mga traditional Japanese, bare hands talaga sila. Na gumagawa ito kasi they want to feel everything, literal. Yung kasi rice, palo nila. Yes. So, ako kasi sa'yo. Gloves. Tapos you have to wet your hands to prevent the rice from sticking since malatang rice na yung gagamitin natin. Tapos, kuha na tayo ni Tay. May difference ba pag yung rice yung nasa ilalim, ay yung outer or yung pag yung nori? Yes! Kasi, pag rice na nasa labas, guys, correct us if we're wrong, ha? Kasi we're not really familiar with Japanese cuisine. I heard, yes, na maki ang tawag kapag rice ang nasa labas, sushi kapag nasa labas yung wrapper. So in this case, it's a maki kasi the wrapper is inside the rice. Okay. So, yeah. Tapos sashimi yung walang panin. Oo, yung literal na... Slices of meat. Yes. Or meat, parang fish. If we're, you know, if you guys want to request some different kinds of wraps or Japanese or yung mga fillings, katulad nito, meron kaming i-explain niya yung later, kung anong alaman-laman niya. Meron kaming ginawa na ibang filling. So, yes. Actually, depende sa inyo kung ano yung gusto niyong gamitin or gawin. Sabi kasi it's me and baby girl's favorite. Okay lang naman ako sa wasabi. Basta wag lang madami. That's why I'm not gonna put a lot. So may hint lang. Pero gana. Bakit? Bakit ngayon mo pinuput yung wasabi? Kasi to add Meron sa Oo. Para meron lang siya extra depth of flavor. Yeah.
apart kasi ito yung charot. So, yung components natin is may Japanese mayonnaise, mango, kani, cucumber, and wasabi. Yeah. So guys, pray for me. Maging maganda siya. Kasi, you know, there's no turning back. Kasi ang dami masasayang, if ever. Hindi yan masasayang. Don't you worry. Tsaka sorry kung tinanggal ko na. I promise my hands are clean. Mm-mm. Kasi para mas maramdaman ko yung tightness mong wrap. Yes. So what we're gonna do, we're just gonna roll it like this. Make it tight, and then continue rolling. And then make it... Oh, diba? Diba? Sumisirit siya, guys. Oh, sumisirit na siya. Diba kayo lang yan? Kasi one thing is you have to make it tight. Kasi if not... Yan. Yeah. If not, kung hindi man siya tight, mangyayari dyan when you slice it, maluwag, mag-disintegrate ang inyong mga. Mm-hmm. Mag-ano lang siya, madudurog siya pag hindi. Yes. So, yan. Yeah. Oh, diba? Sumisirit na siya, guys. Yung sinasabi ko. You can push it back naman if you want. Sorry if it's messy, but... Mm-mm. Okay lang yan. Laman chan din. Laman chan. So, we're gonna make it like bilog. Tapos dyan niya ginagawa kung teardrop shape, heart shape. Siyempre, ambisyosa. Heart shape talaga yung may nag-request si Bebe Girl. Oo, ayan guys. Nagpaparequest pa sila octagon, trapezoid, rhombus, ganun. Sabi ko, sige. So, since we're gonna roll it sa row. We're gonna slice it. Natanggalin niya muna yung part na nakalabas trimmings. Yung mangga. Oo, kasi may nag-aabang, guys. May nag-aabang. And make sure na sharp yung knife. Ayan! Yan! Oh my God, yes! Alam mo, ay, kasi hindi ako ready. Yung dulo, akin yung dulo. Ito na, si Baby Girl. Ay! Na dulo. Ito ay isang dulo. Okay, baby girl. So, one trick that I also learned from my coworkers before is i-wet yung knife. Para... Ah! Mawin ito! Oh, diba? Success pa yung ano, California Maki. Ayan. Sorry, kain ako ng kain. So equal, finally equal na yung ano niya, my God, yung feeling and rice, oh my God. I'm so happy for you. Diba? She's so happy, ayan. So, kasi kanina pa niya ina-attempt yan. Oo, kasi medyo mahirap. Kasi like I said, hindi na-stress namin to. Na-stress talaga siya sa akin. Hindi namin to specialty. Kung Italian man yan or whatever, French, ay, kayang-kaya na with our eyes closed yan. But ito. We enjoy Japanese food, so we try to make it. But it doesn't mean na yun ang specialty na. So, ito, i-roll na namin. Tsaka itong lungfish kasi, medyo on the salty side siya. So, if ever, ito yung gagamitin nyo, medyo go easy on it na lang. Kasi yung orange, medyo hindi ganun ka-pronounce yung sea salt taste niya. Ito, parang ganun. Pero guys, masarap siya. Tinikman namin siya kanina. Mm-mm. Ano? Na trial batch. Kung meron kayong extra bit ng excess ano budget, pwede niyo siyang i-try na gamitin or bilhin. Siya. Minove ko, nag-wash muna ka ng hands. Yes. Dapat clean. Minove ko na siya para maisingit natin yung bagong gawa na rin yung sushi. Yeah! Oh my Boy. God! Parang gusto ko ito yung nasa taas. So, ito. Di ba? Kalain mo yun, oh. Yan! So guys, here you go. Yeah. Our second dish dun sa aming Japanese inspired ano, cuisine chorba. I hope na inspire kayo gumawa ng sarili niyong version ng California Maki or kahit anong Maki or sushi na gusto niyo. Yes.
So yun lang. And if you want to request for a video kung ano tong feeling, magical feeling na gawa ni Camps, mag-comment kayo sa comment box. So para bigyan namin kayo ng ano, another episode, full episode na puro naman siya feelings na pwede nyo gamitin. Yes. Kung mahilig lang kayo mag-ganito or pwede nyo siya i-business kung gusto niya. Yeah. So thank you for watching. Bye. Bye. Yeah. Oi. Hi everyone. Welcome to the third leg of yung Japanese inspired dishes natin. Ito yung appetizer pero ito yung pinakamahirap sa lahat at saka pinakamaraming ingredients. So nakikita niyo naman sa harap niyo there are four ingredients. Actually itong iceberg lettuce. Pwede ka gumamit ng kahit anong lettuce na gusto mo. Kahit repolyo nga pwede. Actually, naghiwa kami ng repolyo. Kaya lang, medyo matagal na siyang nakababad. So, hindi na namin siya, angry na kami angry. So, itong iceberg lettuce, yung first ingredient natin. Tapos, syempre, hindi pwedeng mawala ang ating cucumber. Tapos, shred na namin siya. Ayan. So, thin. Thin. Dito pala. Pagkatapos, ang ating beloved Kani Salad. Para sa Kani Salad. Siyempre, kailangan Kani, guys. And Japanese mayonnaise. So, first, kuha kayo ng greens. Pwede kayong gumamit ng mixed greens. Yung mga lettuce, lolo rosso, yung mga ganyan. Kahit anong greens na meron kayo, kahit palagyan nyo yung alfalfa sprouts or arugula. Basta readily available sa inyo, push lang. Gusto ko lang to specifically because of the crunch. Yan o. Diba? Masaya. Pagkatapos, masyado palang marami. Excited ako. Tapos, nalagyan niya siya ng cucumber. Ano naman to, guys? Since salad nyo to, huwag kayo magtipid. Kahit anong gusto nyong ilagay, go lang. Tapos, yung ginagawa ko talaga pang maraming serving time. Hindi talaga siya pang solo portion. Ayan. Pagkatapos ng ating beloved mayonnaise. So, tadaan! Kahit paano niyo ilagay, kayo bahala. Tapos usually, nagtatap pa kami ng caviar. Kasi meron kami, meron akong, yung powers ni Thor. So, makukuha ko yung mga bagay na gusto ko pag gumanyan ako. Caviar! Tadaan! Tapos, pahingin na akong spoon! 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 Eto na siya. Tadaan! Spoon! Tadaan! Tapos, yan. Stop nyo lang siya sa'yo. Yan, di ba? Sobrang hirap, guys. So, huwag nyo na itong uulitin ka. Joke lang. So, ito. Ito yung sa akin super simple lang na Kani Salad. Pwede kayong mag-revise. Like, pwede nyo mag-add ng kung ano-ano gusto nyo i-add. Pero sa akin, masaya na ako dyan. So, thank you! Bye!